Araling Panlipunan, Week 5. Paksa, yamang likas at mga implikasyon ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon. Layunin, nasusuri ang yamang likas at mga implikasyon ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon. Sa bahaging ito ng ating aralin ay aalamin natin ang pagkakaiba ng mga yamang likas sa iba't ibang rehiyon ng Asya at kung paano umaayon at umaangkop ang mga ito sa tao. Noon paman, ang uri ng pamumuhay at gawain ng mga tao ay naaangkop sa kanyang kapaligiran. Ating sasagutin kung paano patuloy na nililinang at nakikibagay ang mga Asyano sa kanilang kapaligiran na nagbubunsod sa pag-unlad ng kabihasnan. Maiksing pagtataya. Subukin natin punan ang mahalagang likas na yaman na meron ang bawat rehiyon sa Asya. Magbigay ng tatlo sa bawat rehiyon. Hilagang Asya, Timog Asya, Timog Silangang Asya, Silangang Asya, at Kanlurang Asya. Balikan natin ang mga likas na yaman ng Asya. Una, sa Hilagang Asya, malawak na damuhan na mainam pagpastulan. Walang punong nabubuhay dahil sa tindi ng lamig. Ang mga troso mula sa Siberia ang tanging yamang gubat sa rehiyong ito. Mayaman ang Kyrgyzstan sa ginto. Pangunahing industriya ng Turkmenistan ang natural gas. Sa Timog Asya, pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa Timog Asya. Tanyag ang Afghanistan sa pagtatanim ng opyo bagamat ito ay ipinagbabawal ng pamahalaan. May paghahayupan sa bahagi ng Afghanistan at Bangladesh. Batong apog, bakal, karbon, natural gas, langis, tanso, asin at ang ilan sa mga yamang mineral ng Timog Asya. Timog Silangang Asya, may malawak na kagubatan sa mga bansang Myanmar at Brunei. Dinatayang 84% ng kagubatan sa Brunei ang nagsisilbing panirahan sa iba't ibang uri ng mga unggoy, ibon at reptile. Ang Pilipinas ay isa sa bansang nangunguna sa produksyon ng langis, ng niyog at kopra. Kalabaw, baka, baboy, kabayo, kambing at manok ang karaniwang inaalaga ang hayop sa rehiyong ito. Malaki ang deposito ng langis at natural gas sa Indonesia. Liquefied gas ang pangunahing mineral ng Malaysia. Sa Silangang Asya, nakatuon sa pagtatinim at paghahayupan ng ilang mga bahagi ng Silangang Asya. Ginagamit sa China at iba pang mga bansa ang malaking hayop bilang katulong sa paghahanap buhay. Kanlurang Asya, sagana sa yamang mineral tulad ng langis at petrolyo. Pinakamalaking tagapagluwas ng petrolyo sa buong daigdig ang Saudi Arabia. At malaki ang produksyon ng langis ng mga bansang Iran, Iraq, United Arab Emirates, Kuwait at Oman. Implikasyon ng likas na yaman sa pamumuhay ng mga Asyano. Una, sa agrikultura. Ang pagkain ng mga tao sa isang bansa maging sa mga produktong panluwas nito ay nagmula sa pagsasaka. Kung mataba at malawak ang lupain, mas matutugunan nito ang mga pangangailangan ng bansa at makapagluluwas ng mga maraming produkto. Sa paglaki ng produksyon, ang ilan ay gumagamit ng mga makinarya. May ilang mga mamamayan ay may maliit na sakahan at nagbubukid para sa pansariling ikabubuhay lamang. Sa ekonomiya, marami sa mga bansa ng Asya ay papaunlad bunsod sa kasaganahan nito sa likas na yaman. Ang mga ito ay pinagkukunan ng mga materyales na panustos sa kanilang mga paggawaan. Maging ang maunlad na bansa ay dito kumukuha ng mga hilaw na materyales kung kaya't halos nauubos ang likas na yaman ng huli at hindi sila nakikinabang nito. Sa kabilang banda, likas na yaman din ang kanilang iniluluwas kasabay ng paggamit ng mga tradisyonal at makabagong teknolohiya upang mapataas ang antas ng pambansang kita nang sa gayon ay mapabuti ang pamumuhay ng mga mamamayan nito.
Panahanan, sa patuloy na pagdami ng tao ay patuloy din ang pagdami ng nangangailangan ng ikabubuhay at pananahan nito. Ang dami ng populasyon sa isang lugar ay nakabatay sa katangian ng likas na yaman nito. Isa itong katotohanan na ang populasyon ay lumalaki ngunit ang lupa ay hindi. Kung kaya't ang ilan ay isinasagawa ang land conservation na nagdudulot naman ng pagkasira ng tirahan ng mga hayop, gumagamit ang tao ng teknolohiya upang baguhin ang kakayanan ng lupa sa kanilang kapaligiran. Suriin natin, kilalanin ang mga katangian ng likas na yaman sa bawat rehiyon sa Asya. Isulat ang titik ng tamang sagot. A. Hilagang Asya, B. Timog Asya, E. Kanlurang Asya, C. Timog Silangang Asya, D. Hilagang Asya. Una, may malawak na damuhan na mainang pagpastulan. Pangalawa, tanyag sa rehiyong ito ang pagtatanim ng opyo kahit ipinagbabawal ng kanilang pamahalaan. Pangatlo, sagana sa yamang mineral tulad ng langis at petrolyo. Pang-apat, malawak ang mga kagubatang matatagpuan dito. Pang-lima, nakatuon sa pagtatanim at paghahayupan ang ilang mga bahagi nito. Sagutin mo, paghambingin ang likas na yaman na mula sa 2-5 rehiyon, ano ang mahihinuha mong nagbunsod sa pagkakaroon ng ganitong katangian ng likas na yaman sa Asya? Ano-anong likas na yaman ang sagana sa Asya? Paano ito nakatutulong sa pag-unlad ng pamumuhay sa mga rehiyon? Ano ang masasabi mo sa bansang Japan na bagamat salat sa ilang likas na yaman ay maunlad? Ipaliwanag kung paano ito nangyari. Poster making. Gamit ang coloring materials at bond paper, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng tamang pangangalaga at kahalagahan ng likas na yaman. Halimbawa, ng mga ito ay nasa mga larawan.